Maraming salamat sa ating mga member. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal, mga idol. Shoutout tayo sa ating mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. At sana, idol, huwag niyong i-skip ang ads, mga idol, at saka paki-share na lang at paki-likes pang dagdag gastos na din para sa aking karawan ngayong March 7, mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Napamura na itong si Buhawi. Hindi pa kasi oras para labanan ang mga ito. Kailangan mo nang matuntun nila ang kuta ng mga rebuilding mga aswang para doon nakakatayin ang lahat ng mga ito at walang hayaan na makakatakas. Makalipas ang ilang mga sandali, binilisan na nila ang kanilang pag-usad. Biglang bumilis na din kasi ang paglalakad ng mga aswang. Nagtatakbuhan na din kasi ang mga ito, kaya maingat pa rin na tumatakbo na din ang kanilang grupo. Ngunit nanatiling doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy, dumaraan ang mga ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, nang maramdaman ng grupo nila ni Buhawi ang mas malakas na presensya ng mga aswang, batid na ng mga ito na nalalapit na sila doon sa kuta ng mga aswang. At hindi nga nagkakamali ang mga ito, dahil lumipas pa ang ilang mga minuto na sisilayan na ng mga ito ang mga kabahayan ng mga aswang na nandoon sa gilid lamang ng mga malalaking puno ng kahoy. At agad din nilang naramdaman at nasipat ang mga bantay ng mga ito na nandoon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, nagpasya na ang mga ito na tumigil na sa kanilang ginawang pagsunod doon sa mga aswang. Nakita nilang pumasok na ang mga iyon doon sa mga kabahayan, habang may mga nakikita din ang mga ito na gumagala doon sa paligid doon sa mga kabahayan. Agad na nagtatago ang mga iyon sa likod ng mga puno ng kahoy, at agad na wikan itong si Buhawi. "Butor, tayo ang aatake doon sa mga aswang na nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Kailangan na mapabagsak natin ang kanilang mga bantay. Ilyas, mauna na kayo sa pagkatay doon sa mga aswang na nandoon sa kanilang mga kabahayan. Ikaw na ang bahala sa kanila kung paano mo sila kitilan ng kanilang mga buhay." Napapangisi itong si Manong Ilyas sa kanyang narinig. Sa tingin niya, hindi pa rin nagbabago ang kanyang kaibigan na si Buhawi. Ilang sandali pa, agad naman nawikan itong si Ilyas habang tumayo na at lumabas sa kanilang pinagtataguan. "Tara na, Manong Udo, Carlo. Nasasabik na akong patayin ang mga aswang na ito. Manong Chris, sa likod lamang namin kayo at huwag kayong lumayo sa amin." Matapos na masabi iyon itong si Ilyas, agad na itong naglalakad ng walang pakundangan papunta doon sa kabahayan ng mga aswang. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, napamura ng mahina itong si Manong Udo, at agad rin na napapangiti ang matanda. Mukhang sabik na talaga itong si Ilyas na pumatay ng mga aswang. Agara naman na kumilos din sina Buhawi at itong si Gutor. Agad na lumibot ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy, papunta doon sa kinaroroonan ng mga bantay ng mga aswang na nanodoon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Bit-bit na ngayon itong si Buhawi ang kanyang pana, habang itong si Gutor nakahanda na din ang kanyang mga kadina. Biglang napatitig ang mga aswang na nasa kabahayan nang makita ng mga ito ang grupong papalapit doon sa kanila. Samantalang ang mga nagbabantay naman ng mga aswang na nandoon sa itaas ng mga puno ng kahoy, agad nang inihanda ng mga ito ang kanilang mga bit-bit na mga baril nang makita ang grupo nila ni Ilyas. Ngunit walang pakialam pa rin itong si Manong Ilyas. Patuloy pa rin itong naglalakad habang lumalapit doon sa mga nakikitang mga aswang doon sa gilid ng mga kabahayan. Kaya walang nagagawa na din silang Manong Udo. Sumunod na din ang mga ito kay Ilyas
kahit na nakakaramdam pa ng kaba ang mga ito dahil sa dami ng mga aswang na kanilang nakikita doon sa palibot. May mga dumudungaw na din kasi doon sa kanilang mga bintana at lumabas na din sa kanilang mga kabahayan, lalong-lalo na sina Manong Chris. Kahit na batid ng mga ito na malalakas ang kanilang mga kasama ngayon, nangangatog pa rin ang kanilang mga tuhod dahil sa kaba. Rinig na nila ang mga pag-angil ng mga aswang at mga pagngasab. May mga nagtatakbuhan na din galing doon sa likuran ng mga kabahayan at nagpunta ang mga ito sa kanila. Ang ilan naman sa mga ito may bitbit na mga armas. Agad na itinutok ng mga ito sa kanila ang kanilang bitbit na mga baril. Kaya agad na wika nitong si Manong Udo kay Elias. "Elias, huminahon ka muna. Hindi nagbibiro ang mga aswang na iyan. Baka matutusta tayo ng bala." Agad naman na wikang sagot nitong si Elias. "Huwag kang mag-alala, Manong Udo. Walang magagawa ang mga baril ng mga ito laban sa atin." Itong si Elias, kanina pa ito may bitbit na malaking supot. Hindi nga lamang itinatanong ng kanyang mga kasamahan kung ano ang laman doon. Ang inaakala kasi nila ni Manong Udo na maaring kagamitan lamang ito ng panday para sa pakikipaglaban doon sa mga aswang. Sa mga pagkakataon na iyon, nagsisimulang papagabi na kaya medyo may kadiliman na ang kapaligiran. Ngunit nasisipat pa rin nila ang mga aswang at naamoy nila ang napakabaho na mga amoy ng mga ito. Nag-usal na itong si Elias ng mga dasal at mga orasyon. At pagkatapos, yumuko ito at tinapik ang lupa ng makailang beses. Pagkatapos, muli itong tumayo at kinuha ang nasa loob ng kanyang dalang supot. Matapos iyon, gulat na gulat sina Manong Udo nang dukutin nitong si Elias ang isang pugot na ulog galing sa dala nitong supot. Pagkatapos doon, itinapon na ito ni Elias papunta doon sa paanan ng mga aswang. Sa isip ni Manong Udo, hindi siya maaring magkakamali. Ang pugot na ulo na iyon ay galing kay Commander Luga. Ang inaakala ni Manong Udo na nasunog na nila ang lahat ng mga ito at wala siyang kalam-alam na pinugot pala nitong si Elias ang ulo ng pinuno ng mga aswang. Itong si Carlo, napadilat pa nga ang mga mata ng bata, pati na sina Manong Chris, gulat na gulat ang mga ito. Samantalang ang mga aswang naman nagulat sa ginawa ng panday at tiningnan nila agad ang mukha ng gumugulong na ulo papunta sa kanila at hindi makapaniwala ang mga ito nang makita ang mukha ng kanilang commander na si Commander Luga. Napatulala ang mga ito ng ilang mga segundo. Ibig sabihin lamang kasi na napatay na ang kanilang pinuno ng mga antingirong nasa kanilang harapan. Agad naman na wika nitong si Manias doon sa mga aswang habang inihanda na ang kanyang mahaba at matalas na tabak. "Pinagbabayaran na ng commander ninyo ang mga kasalanan niyo doon sa mga tao at sa mga kasamaan na pinaggagawa ninyo. Pumasok pa sila sa aming teritoryo. Minaliit ng mga ito ang aming mga makakayang gawin. Kaya iyan ang nangyayari sa pinuno ninyo." Agad naman na nakakaramdam ng pagdadalamhati ang mga aswang na iyon at hindi makapaniwala na napatay ang kanilang pinuno, na iniisip ng mga ito na pinakamalakas hindi lamang sa kanilang grupo, pati pa sa buong lugar ng Bukirin na iyon. Kakaiba kasi ang kalakasan ni Commander Luga pagdating sa mga usal at lalong-lalo na sa paggamit sa natatanging armas nitong mga nagbabagang lubid. Ngunit ito, patay na ito at mukhang pinugutan pa ito ng ulo. Sa galit ng mga aswang, agad nang umaalulong ang mga ito nang napakalakas at umaangil. Pagkatapos, agad na pinagbabaril na ng mga ito ang grupo nila ni Elias. Samantalang ang iba pang mga aswang naglulundagan na mga ito at papaatake na sa kanila. Ang mga bantay naman ng mga aswang na nandoon sa itaas ng mga puno ng kahoy, agad na rin na itinutok ng mga ito
ang kanilang baril doon sa grupo nila ni Elias. Ngunit agad rin na napatulala ang mga ito at sobrang nagulat nang hindi pumutok ang kanilang bit-bit na mga baril. Napatawa na lamang itong si Elias at muling wika ng panday doon sa mga aswang. Mga hangal, hindi kami mga ordinaryong mga antingero lamang. May mga malalakas din kaming karunungan sa mga usal. Kaya sa ngayon, walang silbi ang mga hawak ninyong mga baril. Lumaban na lamang kayo gamit ang mga matatalas ninyong kuko. Pagkatapos agad nang tumakbo na din itong si Elias at sinalubong ang mga naglulundagan na mga aswang. Napakaraming mga aswang ang nakapalibot sa kanila. Rinig na rinig nila ang mga pag-angil ng mga ito at mahalata mo agad ang sobrang galit sa kanilang mga pagmumukha. Samantalang ang mga bantay naman na mga aswang na nandoon sa itaas ng mga puno ng kahoy, biglang tumirik na lamang ang mata nung isang aswang nang may tumarak na palaso sa kanyang liig. At pagkatapos, agaran na itong nahulog at namatay pagbagsak nito sa lupa. Isa pa ang tinamaan ngayon nitong si Buhawi doon sa kaliwang mata ng aswang na paigit na ito. At pagkatapos, tulad nung isang naunang aswang, agaran din itong nahulog na wala ng buhay. Kaya ngayon, batid ng mga bantay ng mga aswang na maaaring ang kanilang kalaban nasa ibaba lamang ng kanilang kinaroroonang puno ng kahoy. At kanina pa nakasipat at nakasilay ang mga ito sa kanila. Kaya ang ginawa ng walong mga natitirang mga aswang, naglulundagan na ang mga ito pababa. Hindi na nila ginagamit ang kanilang mga baril sa mga pagkakataon na iyon. Dahil nga sa mga usal na ginawa nitong si Elias, hindi na pumuputok ang mga ito. Ngunit habang pababa ang walong mga aswang, biglang mayroong isang nilalang ang napakabilis na papasugod sa kanila gamit ang mga kadina at nakalambitin ito doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy sa bilis pa nga ng kilos nito. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakakalapit ito sa kanila at walang habas na inaatake sila nito gamit ang punyal ng batang sigutor. Agad nang nahagip nitong sigutor ang isa doon sa mga aswang sa liig na naging dahilan para mapaangil ito ng malakas at nahulog na ng tuluyan sa lupa. Agad naman na nakakaiwas ang iba pang mga aswang sa ginawang pag-atake ng bata. Agad nang naglulundagan ang mga ito palayo doon sa batang sigutor. Kung naiwasan naman ng mga aswang ang ginawang pag-atake nitong sigutor, ngunit hindi ang ginawang pagpana nitong si Buhawi dahil ang dalawa doon sa mga aswang sunod-sunod ng tinamaan sa kanilang mga ulo na siyang nagiging dahilan para sa agaran na pagkamatay ng mga ito. At pagkatapos doon, agad na muling kumilos na din ang mga kadina ng batang sigutor na walang habas nang tumarak ang matulis na dulo nito doon sa mga ulo ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, patay na at nakabulagta na ang lahat ng mga bantay ng mga aswang doon sa lupa. Pagkatapos agad na wika nitong si Buhawi sa kanyang kasamang batang sigutor. Tara na gutor, tulungan na natin sina Elias at Manong Udo. Nakita kasi ng dalawa na pinotakti na ang kanilang mga kasamahan dahil sa dami ng mga aswang doon sa mga kabahayan. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa kinaroroonan nila ni Elias. At habang tumatakbo ang mga ito, nakaasinta na din ang dalang pana nitong si Buhawi at isa-isang pinagpapana ang bawat masipat na mga aswang. Kaya isa-isang natutuhog na din ang mga ito ng mga palaso na siyang nagiging dahilan para agaran na mamatay ang mga ito. Gamit naman ang mahabang tabak nitong si Elias, walang habas na pinagtataga ang bawat makakalapit sa kanilang mga aswang. Sa galit naman ng mga aswang, kahit na marami na silang mga kasamahan ang nakabulagta, dala ng mga pag-atake nila ni Carlo at Elias, walang pakundangan pa rin na umaatake ang mga aswang na ito sa kanila. Iisa lamang ngayon ang kanilang gusto, ang ipaghiganti ang kanilang commander na napatay ng mga antingero. Ngumangasab at umaangil ang mga ito
na parang wala nang pakialam pa sa kanilang mga buhay. Ngunit mas nakakabuti naman iyon para sa panig nila ni Buhawi dahil hindi na kinakailangan pang hanapin o habulin nila ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating doon nila ni Buhawi, walang habas na inatake na din nitong si Gutor ang lahat ng mga aswang gamit ang kanyang mga kadina. Sunod-sunod na tumarak ang kanyang matulis na dulo doon sa kanyang kadina, doon sa mga ulo at liig ng mga aswang. Nang makita naman ang lahat ng mga ito, ng mga kasamahan nitong si Elias, na buhayan na din ng loob sila Manong Udo. Nakipagsabayan na ang mga ito doon sa mga galit na galit at sumingasing ng mga aswang. Agad na wika nitong si Buhawi doon sa matandang si Manong Udo. "Manong Udo, lumapit kayo sa akin. Bantayan ninyo ang aking paligid. Paulanan ko lamang ng mga palaso ang lahat ng mga aswang na ito." Agad naman na naintindihan nila ni Manong Udo ang ibig ipahiwatig nitong si Buhawi. Kaya agad nang nagtatakbuhan sila Manong Chris para lumapit doon kay Buhawi. At pagkatapos, lumuhod na itong si Buhawi sa lupa sabay ng pagbira gamit ang kanyang pana doon sa mga naglulundagan na mga aswang. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagpana doon sa mga kampo ng kadiliman. Kinuha na niya ang kanyang lagayan ng mga palaso at inilatag na ito ni Buhawi doon sa lupa para mas madali ang kanyang pagpulot bawat pagbira doon sa mga aswang. Kaya sa ginawa nitong si Buhawi, sunod-sunod nang namamatay na ang mga aswang doon sa paligid. Lahat pa ng mga patama nitong si Buhawi ay sa ulo at liig na agaran ng ikinamatay ng mga aswang. Nang makita naman ang ginagawa nitong si Buhawi ng ilan doon sa mga aswang, agaran din na naglulundagan ang mga ito papalapit kay Buhawi para sana mapigilan nila ang ginagawang iyon ng antingero. Sa ginawa kasi nitong si Buhawi, malayang napapatamaan niya ang bawat masipat na mga aswang. Nakaluhod kasi ang isang paa nito doon sa lupa at nakapwisto ito doon sa gitna ng mga kabayan. Kaya sa kanyang paligid, agad nang masisipat nitong si Buhawi ang mga aswang at agad niyang mapapatamaan ang mga ito. Nang makalapit naman ang mga aswang doon kay Buhawi, agad na sumingasing ang mga ito habang umatake. Ngunit nandoon na sila Manong Udo, kasama naman sila Manong Chris na may bitbit na mga matatalas na mga itak. At pagkatapos, agad nilang hinarang at pinagtataga ang mga aswang na gustong umatake kay Buhawi. Makalipas lamang ang ilan pang mga minuto, nagkagulo na ang mga natitirang mga aswang nang mapagtanto ng mga ito na wala na silang pag-asang mananalo pa. Agad nang naglulundagan na mga ito palayo sa kanila. May mga nagtatalunan doon sa mga bubong ng mga kabahayan at dumiritso na ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Agad na wika nitong si Buhawi sa kanyang mga kasamahan. "Punyita, tumatakas na ang mga aswang. Gutor, Carlo, Manong Elias, hayaan muna natin ang mga iyan." Mabilis naman na nag-uusal ng mga orasyon na pangmarka itong si Buhawi para masundan nila ang mga papalayong mga aswang. At pagkatapos, agad nang sinuyod na nila ang buong paligid at nang wala na silang nakikita at naramdaman na mga aswang, sinunog na nila ang lahat ng mga kabahayan doon kasama na ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga aswang.